tayong motor para magkaroon tayo ng defensive driving na, oh teka, abulin ko to para hindi ako masage. Ang minsan mahirap pumedal, sa totoo lang, mahirap pumedal. So tayo, mabagal lang naman tayo dahil syempre bike tayo, exposed pa tayo gaya ng motor, exposed tayo. So ang dapat gawin natin is gumilid lang tayo. Huwag tayong marang sagit. Minsan kasi hindi natin sila nakikita eh, yung mga nasa likod natin. So minsan nagmamadali yung mga driver, hindi tayo nakikita. So it's the safest way din para ingatan nyo rin yung sarili nyo. Gumilid lang tayo, 'di ba? Gumilid lang tayo, lalo na yung mga nag-long distance ride diyan, 'di ba? Gilid lang. Hindi natin kailangan magpasikat sa kalsada, 'di ba? Hindi naman 'yan yung platform para kumarera tayo or ano, minsan kasi inaano natin yung speed natin sa Strava. Okay lang 'yan, basta open road, walang problema 'yan. Hataw nyo 'yan. Kaso lang yung gaya nito, for example, nasa highway tayo, may mga trucks, gaya nga may trucks dyan, may truck na paakyat, syempre nagsisiksikan lahat na sasakyan, so nagmamadaling mag-overtake. Mas safe kasi na nasa gilid tayo, lalo na kung yung mga bike natin mamahalin, di ba? Syempre iniingatan nyo yan, so ayaw nyo magasgasan, ayaw nyo sumemplang yan, kasi pag sumemplang yan, ako, magkakasakit kayo, di ba? Magpapalit kayo ng pyesa nung wala sa oras. So yun lang ang akin lang, yung advocacy ko lang is sana magkaroon tayo ng bike lane. Gaya natin, may bike lane kami dito sa Antipolo, napakaswerte talaga namin, so napaka bike friendly ng Antipolo and Marikina. Special mention to Marikina kasi yun lang nakikita ko na may mga bike lane pa eh. So pag nabisita ko, i-feature din natin na may bike lane din sila para ma-proud naman yung mga nagbabike dun sa lugar na yun. So ayan, nandito na tayo banda sa Paddy's Point. Actually, sarado yung Paddy's Point. Yung mga bar dito. Mga bar dito sa ano, sa zigzag road ng Antipolo, Sumulong, paakyat ng Antipolo galing Masinag. Take out lang ang pwede rito. Bawal kayong mag-inom pa. Okay? Ayan, dito maraming nagbabike kasi dito sa lugar namin. Maraming bumibisita sa amin dito sa Antipolo kasi yung mga ahon dito very challenging, lalo na sa mga bago, sa mga bagong nagbabike, gustong-gusto nila rito. Yan, yung mga taga rito din, taga Rizal, taga Marikina, lalo na yung mga taga Metro Manila din, dumadayo sila para kasi pag pupunta sila rito sa Antipolo, parang achievement na rin nila yan. Ayun, na nakapunta sila dito sa Antipolo, na i-bike nila, na i-record nila sa kanilang Strava na nakapunta sila rito. And yon, may Starbucks na rin dito. Sa lahat ng mga nagbabike, abangan natin yung pagbubukas ng Starbucks Antipolo. And yung mga afford na can afford, malapit to sa Lugawan dito sa may La Montana Estate sa Palos Verdes. Yon, malapit dito yan. So yung mga rich natin na mga kapadyak, malamang pupunta yan dyan sa Antipolo. Overlooking Metro Manila yan. Napaganda talaga ng Antipolo. Yan, pinopromote talaga natin yung Antipolo kasi isa sa mga maraming nagbabike dito, na mga umaakyat dito para magbike. Actually dito sa Rizal, marami talagang places dito na pwede kayong magbike. Sobrang dami. Merong yung papuntang Morong Teresa, yung zigzag road ng Antipolo Teresa Road, yan challenging din yan, pagpaahon kayo dyan. Tapos yung papuntang Bugarin, yan papuntang Mabitak Laguna, grabe, yung Laguna Loop, yung Halahala Loop, daraan kayo dito sa amin sa Antipolo. Walang ibang way dito na challenging kundi itong zigzag, mga zigzag namin dito. Magugustuhan yung magbike dito. Maa-addict kayo magbike dito sa lugar namin. So yun, malapit na rin ako sa ato. Ay, ang galing ni Kuya, tiklop yung bike niya. Galing. Ayun. Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share ng Facebook, YouTube, please, para ma-ano natin, advocate natin yung paggamit ng bike dito sa Pilipinas. Yan ang ano ko, yan ang advocate natin. Mag-iingay at mag-iingay tayo na lagyan tayo ng bike lane talaga. Kasi lahat ng
sa isang pamilyang Pilipino, isa dyan nagbabike. Okay? Isa dyan marunong magbike. Isa dyan nagpaplanong magbike. So, di ba bigyan natin ng chance na magkaroon tayo ng bike lane. LGU, hello. Mga LGU, no? Ano dyan? Bigyan natin sila ng chances na magbike lane kasi napaka maglaking tulong sa mga nagbabike yon. Okay? Lalo na, tsaka ano, sana yung mga frontliners natin na nagbabike, yung mga pumapasok na sa office, dapat bumili tayo ng helmet. Alam mo, importante talaga yung helmet sa akin, para sa akin, importante. Sobrang importante ng helmet.